Ang panauhin natin ngayong gabi, si Commissioner Heidi Mendoza. Nako, nagbigay na naman siya ng honor sa ating country because she was just recently appointed head of the Office of Internal Oversight Services. Yung mamparang ino-audit niya ang buong United Nations. Commissioner Mendoza, congratulations ho sa inyong appointment. Paano ba nangyari ito? Ikwento mo nga sa mga kapuso natin. Did you apply for the position? Hindi po ako nag-apply. Sometime in August 13, may na-receive po kaming tawag sa aking opisina. Nung tinanong ko po yung staff ko, sabi po niya, it's from the Office of the Secretary General. Nung kausap ko na po yung nasa kabilang linya, babae po siya, sabi po niya sa akin ay, gusto mo bang makonsider? Meron kaming hinahanap na possible employment. Hindi ho nila sinabi yung post. Oo. So ako ho nag-iisip, niloloko ata ako, or I thought it was a hoax. Kasi di ba you don't usually see the office itself na usually it's the HR. Oo. So sabi ko po, why don't you send me an email? Para lang ho matrace ko yung ano. Ako. Galing mo, no? Then immediately nagpadala sila ng email. Pinadala po nila yung mga description of the office and then the call for submission of parang expression of interest. Mm-mm. Nakita ko po, uy, Undersecretary General, lalo akong kinabahan. Sabi ko, niloloko talaga ako nitong mga ito dahil ang taas-taas ng posisyon. Of course. And then nakita ko pa po doon somewhere, nakalagay po doon, the nomination has ended March 30, 2015. And that was already August 13. Oh. So sabi ko, in-email ko po sila. Sabi ko po, I'm a bit confused. Can you clarify? It's already August 13 and I noticed in the documents you sent me na closed na yung application as of March 30. Ang kanila pong sagot, sabi nila, it's a standard ano daw ho, they're doing a parallel parang deepening the bench. Kumbaga parang yun yung tinandaan ko. They were not satisfied with the applications they got. So they increased. Parang ganun po. Although hindi naman sinabi na hindi sila satisfied. Uh-oh. Very diplomatic po sila eh. So that was Thursday. Pagdating po ng Monday, sinabi nila, we need to set you up for an interview. Mm-mm. So sabi ko po sa kanila, ang problema kasi tita is ano eh, nasulat ako umaga, sila sumasagot hating gabi. Oo. So sabi nila, bukas interviewin ka namin. Sabi ko, hindi pwedeng bukas kasi ta-travel ako sa Tacloban. Oo. Sabi nila, hindi pwedeng hindi kasi naka-set up na yung panel. Nako. So nagsabi naman po ako kay Chair. Sabi ni Chair, hey, okay lang yun, hindi pa naman sigurado eh, di pagbigyan mo. Nung nagpunta ho akong Tacloban, madaling araw yon, antok na antok ako kasi I was trying to go over the documents. Baka ako doon, tungkol doon yung itatanong sa akin. Kaso I need to travel from Catarman to Tacloban. 6 hours yun. Diyos ko. Pagdating namin sa Tacloban, sinabi pa ni Chair, alika na mag-CP muna tayo, which is the commission proper meeting. So mga an hour and a half, saka pa lang ako nagpunta to para makipag-video conferencing. Pero since it is Tacloban, medyo hindi masyadong high-tech yung ano, hindi nag-work out yung video conferencing. Uh-huh. So it's through telephone. So nag-telepono na lang kayo, hindi na face-to-face? Hindi po. Okay. And there were 5 members of the panel. After noon, I was not expectant kasi sabi ko, hindi ata maganda yung sagot ko. And then after that, September 7 or something, they said, the Secretary General wanted to interview you. So sabi ko, paano po? Video conferencing. And they scheduled it on September 8, 12 midnight. 12 midnight your time. Apo. So sabi ko, hindi pwede, may pa-concert ako for a benefit doon sa mga parish na kailangan magpatayo ng dialysis center for the poor. So sabi ko, siguro September 10. So nireschedule nila. Come September 10, napaka-formal nung ano nila. Parang sinabihan pa nila ako na, huwag ka maingay dyan ha, darating na yung Sec-Gen. Tapos meron pa silang mga announcing the arrival of the Secretary General. Yung first question niya, hindi ko makakalimutan. Sabi niya, how do you see yourself as the Undersecretary for OIOS? Ako parang relax ako kasi sabi ko, sa totoo lang, hindi ko pa rin naiisip yon dahil in love ako sa trabaho ko dito. So sa akin, napaka-basic lang na sinabi ko. Sabi ko, edi, providean mo ng direction yung opisina. At saka siguro tulungan mo yung Secretary General na ma-enable yung UN na ma-deliver yung mandato niya. And then the next question is, how do you define integrity? Sabi ko lang, well, I think what is needed is consistency. You need to be consistent. You need to be transparent. And then, of course, firm. And then the next question is, what is your competitive advantage over the rest of the candidates?
Sabi ko, well, I think I'm the only one na merong expertise at experience both in the field of audit and investigation. Mm-mm. Medyo na-excite siya. Sabi niya, can you share a little about investigation? Sabi ko, I was assigned with the Office of the Ombudsman. We did the investigation of the General Garcia case, which resulted into filing of cases and the recovery of ill-gotten money. Yeah. The latest of which is the return of the $1 million for the sale of the Trump Towers. Sabi niya, I am not so sure if I will be choosing you. Mm-mm. Because there are many matters. Tas apologetic siya. So sa akin, siguro hindi ako ano. So I forget about it. I completely forgot about it. Mm-mm. Siguro in less than 5 days, tumatawag yung office niya to tell me na, Heidi, congratulations. I can call you Heidi now because you are one of our colleagues now. Wow. And I was like, to be honest, umiiyak ako. Iyak ako ng iyak.